Hiniwalay po namin yung kino-confirm na hiwalay na sila, ha? Alam niyo naman, mga Tagalog na nga kami dito, hindi pa rin kami maintindihan ng iba. Oo, ang lakas nga makabobo. At sa mga gutom sa kasagutan ng kanilang mga idol, tatlong salita. Kami pa rin. Matatahimik na ang mga fans. You owe it to them. O talinong-talinong sila sa sarili nila. Bubong-bubo sila sa akin. Hindi nila kailangan mag-explain sa'yo, OG Diaz. Ba't mo hinihingi yun? Wala naman direktang sagot tungkol sa kanila ni Kim. Sana diretso na lang kung sila pa din o wala na. Nobela yung ginawa kaysa diretsyang sinagot. Tila magkahiwalay ang kanilang upuan na bihirang mangyari sa mga okasyon. Kami po ay araw-araw nakakatanggap ng mga panlalait, ng bashing, pero kami po ay hindi bumibitaw sa mga taong hindi rin po bumibitaw sa amin. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga... Ito po si Mama Lord! Ang lagi ninyong hinihilit sa amin. Ichika mo na dali. La 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 la. Ay, na-miss nila yan, Nay. Correct. Ang dami naghihintay. Kung paanong ang dami rin mga issue tayo na dapat sagutin ngayon. Hay! Anto! Yes, oo. Hindi, kung mapapansin mo, no, panahon ito ng issue ng hiwalayan. Oh, itong mga panahong ito, no? Oo, marami, di ba? Kesyo, hiwalay na raw ang Lisken. Kesyo, hiwalay na raw ang Katniel. Kesyo, hiwalay na raw ng Sian Lim at Kimchoo. Although, hindi naman to first time, no? Sa mga nakaraan pa, meron din namang mga na-i-issue ng hiwalayan. Eh, speaking of Nay, pinakadagdag recently. Oh. Si James Lee, tsaka si Isa Pressman. Oh, di ba? Nakita ng mga matanglawin ng mga ano netizens na nag-unfollowan sa Instagram. Oo. Oh, nainggit. Hindi. Nag-ano rin. Biglang nag-unfollowan din ulit. Gustong mabayaran. Ay, ay, ay. Sasampalin kita. Tapos kami ikukunta. Ang galing mo naman, Jigs. Pero alam mo, bukod dyan, ano? So, parang, ano ibig sabihin ng follow-on ulit? Magkaibigan na lang ba sila? O dahil nag-usap na sila, sila na ulit? Or, hindi naman talaga sila naghiwalay, kundi na nagkabwisitan lang. Ni-away lang. Oo. Nagiging source na rin ng information yung ganyan. Yung follow and follow. Follow and follow. Kung sila pa rin ba, magkagalit ba sila, or hindi na sila magkaibigan. Oo. So ngayon nagfollowan na. So syempre, isipin ng mga tao, ayun, okay na naman sila. Unless talagang pinili na lang nilang manatiling magkaibigan. Kahit hiwalay na. Oo. Sila pasagutin natin. Oo. Hindi po namin yan kino-confirm na hiwalay na sila, ha? Alam niyo naman, mga Tagalog na nga kami dito, hindi pa rin kami maintindihan ng iba. Oo, ang lakas nga makabobo. Hindi ka naman galit sa kanila, Nay. Ay, hindi. Hindi, so, ayan na, sinabi namin, hindi confirm. Oo. Pero ito, Nay, ba't hindi naman matay-matay din yung issue, no? Kung hiwalay na ba si Kimchoo at si Sian Lim? Bakit? Kasi nga, ito naman ngayon, may mahabang post itong si Sian Lim amidst the rumors na hiwalay na nga sila ni Kimchoo. Oo nga, ang haba-haba. Na ba yung buod na lamang ng ano na yan? Post na yan ni Sian. Yung sinasabi niya dun nga na ano, na maging mapanuri tayo sa mga papaniwalaan natin ng mga pinopost dahil ang daming mga disinformation o mga maling balita. Tapos sinasabi din niya dito na mahal daw niya yung mga tao na sa paligid niya. Tapos ito pa na yung isang bahagi nung sinulat niya. Sabi niya gano'n, nasusulat, Basa. Plenty of hearsay happening right now, and I would like to ask everyone to be mindful of what you choose to believe in deceiving headlines and other information used to just pretend to know the whole story for personal gain and traction. I ask to be mindful of what you share.
leave my family and friends out of this insignificant issue compared to what is happening in the world, our country, or even deep within ourselves. Yan. Tama naman siya. Oo. Tapos sabi pa niya, Nay, I am in the entertainment industry, but I am not here to entertain. I am here to express. I am here to breathe life to the characters I play. I am here to tell you a story in whatever shape or form it may be. I am not here to explain and satisfy one's curiosity. I am not here to ask for sympathy and spread hate. This is not who I am. Okay, so kung ilalarawan ni CNL ang kanyang sarili at ito naman ay maiintindihan ng kanyang mga fans o yun talaga ang pagkakakilala nila kay CNL, ibigay natin yun sa kanila. Pero syempre, yung mga love teams na mga sikat, madami yan, no? Wala na akong tutukuyin. Pag may mga ganyan, may mga issues sa inyo, kayo na mismo maglinaw. Kumbaga, you owe it to your fans. Lalo na dun sa mga talagang avid supporters ninyo na kailangan nilang makakuha ng assurance na sila pa rin ba? O di, ang dali-dali namang sagutin, hindi naman kakailanganing mahaba ang ating mga pinupost. Tatlong salita ang kailangan nyo lang na sabihin at ibigay na assurance sa mga fans ninyo, sa mga nagmamahal sa inyo, sa mga nalulungkot sa balita, sa mga nagugulimihanan sa balita, at sa mga gutom sa kasagutan ng kanilang mga idol. Tatlong salita. Ano? Kami pa rin. Matatahimik na ang mga fans. You owe it to them. Kung kayo pa rin, sabihin nyo kayo pa rin. Tapos na. Diba? O, sarado ng issue. Wala nang ibang mga intriga pang papasok. Kasi tinapos nyo ng interview. Kasi pag hindi sila nasasaltan ay nagiging tendency ng ibang mga fans maghanap ng mga posts or mga resibo to na, justify na sila pa rin. Sila pa rin. Oo. Pero syempre, di ba, unless talagang yung ibang couples, eh, ini-enjoy nila yung ganyan. Ha? Yung pinag-uusapan sila. Wala akong particular na pinatutungkulan, ha? O, huwag natin pairali ng kabubuhan. So, hindi totoo naman kasi nami-misinterpret nung iba. O, talinong-talino sila sa sarili nila. Bubong-bubo sila sa akin. Ito lang, sinasabi ko, para sa inyo itong mga fans, kailangan nyo ng sagot, kailangan nyo ng assurance kung ang mga idolo nyo ay sila pa rin. Ngayon, kung sasabihin nyo sa akin, at bubuljak nyo sa akin, na hindi nila kailangan mag-explain sa'yo, O.G. Diaz, ba't mo hinihingi yun? O di, huwag na para sa akin, para na lang sa inyo, na mga nagmamahal, na patuloy na sumusuporta, na sa gabi hindi makatulog dahil nalulungkot kung yung mga idolo pa nila ay sila pa rin o hindi na. Di ba? Ngayon, kung may problema at inaayos pa, edi sabihin, di ba? Ang dali na sabihin, alam niyo, dumadaan kami sa chapter ng buhay namin na yung normal, sa isang magkasintahan, nag-aaway kami, hindi kami nagkakasundo sa ilang bagay, nagkakatampuhan, ayaw ko makita ng partner ko, or ayaw ko siyang makita, pahinga muna kami, bigyan muna namin ng space ang isa't isa. Pwede niyo nasabihin, sa palagay ninyo, at sa palagay ba natin, hindi natin sila maiintindihan. Dahil normal namang pinagdadaanan yun ng magkasintahan. Kung sila man ay nakakagalit or nagkakaroon ng misunderstanding, kaya rin naman sila nasa ituktok, ay dahil din sa mga fans. So, ngayong ipinaglalaban nyo, yung inyong mga iniidolo against doon sa mga kinabubwisitan yung mga vloggers, di ba? Dapat, kayo mismo, humingi kayo ng assurance sa kanila. Can you assure us, couples, na kayo pa rin? Na you're still on, you're still together? Kung hindi na, at may away, sabihin nyo rin sa amin, para alam namin. Para masuportahan namin kayo, para may pagdasal namin kayo, na sana kayo pa rin, sana kayo ang ending pa rin. Di ba? Para din mabawasan yung ngit-ngit nyo sa amin.
Naalala ko tuloy yung sinabi mo na ano kami pa rin, Nay, kasi may isang nag-comment doon sa ano mahabang post ni Sian. Sabi ng ganun, no, wala naman direktang sagot tungkol sa kanila ni Kim. Sana diretso na lang kung sila pa din o wala na. Nobela yung ginawa kaysa diretsyang sinagot. May point naman siya. Bakit ba ganyan tayo mga artista? Alam na nga nilang natataranta yung mga fans. Pati sila maglabas ng resibo na sila pa din. Resibo? Like what? Pictures na magkasama sila. Yung latest ha, hindi yung throwback. Kasi pwede rin eh. Pwede yung throwback yun eh. Nakipon lang sa phone. Pinong. Kaya yung gano'n. Sana yung latest. Gawain kasi ni Jegs eh. Ha? Ang dami yung throwback eh. O yan ha. Yan, binibigyan na namin ng tip ang mga fans. Oo. Sasabihin nyo, ito pinagkakakitaan namin. Pag-chichismis sa mga artista. Oo. Pag pinupuri namin ang idols ninyo, hindi nyo naman naiisip sabihin sa amin yan. Na pinagkakakitaan namin sila sa pamamagitan ng pagpuri sa kanila. Pero, pag meron lang kami maibalita rito na hindi nyo gusto, ayan, sinasabi nyo, pinagkakakitaan namin ng mga artista. Yun ang pinagkakain namin sa pamilya namin. Ha? Diba? Ang puso mo na. Parang ano, parang ang unfair. Pag pinupuri namin dito, wala naman kayo sinasabi. Hindi dapat sinabi nyo, oh, nakakatuwa naman, pinupuri nyo. Okay yan, ipambuhay nyo yan sa pamilya nyo. Tapos pag meron lang kayong balita hindi na gusto, ano yun? Pinapakain mo sa mga anak mo, mga pang-chichismis. Naku, tigilan nyo ako. Huh? Mga gatekeepers kayo. Huh? Oh, gatekeeper? Diba? Kalaban ng gate crush. Gatekeepers, yung gusto nyo lang ang gusto nyo mangyari o nililimit nyo lang sa gusto nyo mangyari. Nabasa ko lang. Yan ha. Pero may pinatutungkal ka ba dyan, Nay? Wala. Doon lang sa mga nababalita. Hindi, gusto ko na supportahan yung mga fans. Yan ha. I am with you. Ay, ito naman ang susunod. Hindi pa naman sila. Hindi natin alam kung magiging sila. Sino sila? Pero marami nagkakagusto na sana sila. Sino sila? Si Zaydra Naranilla at si Miggy Jimenez, Nay. Sa senior high. Oo, diba? Lagi ko pinanonood dyan at medyo kinikilig ako sa kanyang tambahan. Diba nga? Ang dami nga doon na kinikilig. Alam mo, feeling ko na magkakaroon ng BL series itong si Poch at si Tim. Meron na ng ano sila, parang love team eh. Yung Team Poch. Sabi nga nila, Nay, kung magkakaroon doon ng sariling serye to, parang maging reminiscent nung kay Tom Rodriguez at saka kay Dennis Trillo. Yung ano, My Husband's Lover. Yan ang pinanood ko, yung buong buo sa GMA. Itong senior high, pinanonood ko rin. Dahil, ewan ko, isa sa mga inaabangan ko nga itong si Poch at si King. Kaya medyo, parang naawa ko kay Roxy, Cyril Manaba. Super kilig siya sa jowa niyang si Zijan. Pero si Zijan naman, parang mapakla ang pagkakilig kay Cyril, kay Roxy. Kasi siyempre na, parang hati yung kanyang attention. Parang, gusto ko ba yung kinista ko ni Poch? So, yan, aabangan natin. Malay mo magkaroon ng ano, magkaroon ng solo yung dalawa, diba? Parang yung ano, yung mga BL series sa Thailand, diba, Nay? Na ang ayaw nga paliwalay yung dalawa. Nagagalit yung mga fans, diba? Gusto silang dalawa lang yung magkasama. Correct. Diba, Nay? Malay mo, lumakas na yung fan base kung maging love team. Pag may clamor yan, madidire-diretso yan. Kaya, anyway, isa yan. Yan ang abangan natin. Hoy, naku, Loy. Diyos ko, nagkaroon na ng Christmas Station ID. Ang ABS-CBN, kinunan na. Siyempre, nakatutok ang mga fans. Kung andun ba yung mga paborito nilang love team.
Samantala, hinahanap naman ng mga fans si Daniel Padilla nung Sunday dahil nga mag-isang nakitang dumating itong si Catherine. At ito na nga, sa mga naghahanap kay DJ po nung Sunday, umattend ito sa Omega Trophy Philippines Golf Tournament sa Santa Elena Golf Club and Country Estate sa Cabuyao, Laguna. Nag-post pa nga sa kanyang IG account itong si Daniel kasama sa picture si Sanjo Marudo at bossing Vic Soto. Pagkatapos nga ng golf tournament ng Omega, ay dumiretso na sa after party si Daniel at doon naman ay nakita ring umattend na si Catherine. Makikita sa ilang larawan na nasa IG story ng event organizer na si Marilyn Roa Nunez na magkasama sa isang picture ang Catherine pero hindi sila magkatabi. At sa isang video naman ay tila magkahiwalay ang kanilang upuan na bihirang mangyari sa mga okasyon. Tulad ng naunang Omega event last September or 2 months ago na ginanap sa Switzerland. At kung makikita, eh magkatabi sina Catherine sa mga pictures. Anyway, sa second day ng Christmas Station ID, sana ang hiling ng mga fans na makitang magkatabi, magkaakbay at sweet na ulit sa isa't isa ang kanilang masaksihan sa kanilang iniidolong Catherine. So, nakakaloka yung mga pagkakataon na yun, no? Na. Kung kailan na, yung ganyan nga, kung kailan nga nababalita na ano, wala na sila, pinag-aadya naman ang pagkakataon na laging hindi sila magkasama sa mga showbiz gathering o yung mga sitwasyon na pwedeng sana magkasama silang makita, no? Oo nga. Ako talaga, gusto buksan nyo man ang puso ko. Gusto ko po rin si Andy, si Daniel at si Catherine. Yun lang yun. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Sa lahat po ng mga manood namin na hindi pa namin subscriber, sana naman po mag-subscribe na po kayo. Kasi madali lang, i-click na po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay po ang aming episode ngayon, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo po yung below, i-click the like button at huwag kayo naman i-click ang notification bell. And pag yun yan, kayo unang-unang manonotify na meron kaming latest update. Yes. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes! Sana manood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-Y. Andiyan pa rin po yung aking vlog, yung naka-bride outfit ako. Oh, ano po pinagnakaw ng vlog mo? Ha? Hindi, wala. Hindi, sandiyan pa rin. Oh. At saka, i-follow nyo naman po ako sa Instagram at saka sa Facebook. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Pa-birthday nyo na po sa akin, please. Happy birthday, Mama Loy. November 19 po. Yes! So, love it na. Oh my gosh. Lahat po kayo ay invited. Ha? Huh? Ah, talaga ba? May birthday party? Ha? Huh? May party? Announce ko. Ha? Huh? May invitation. Ilagay yung invitation. Ha? Oh my God. Sabay-sabay po tayong kumain sa kanilang nating bahay. Mag-zoom po tayo. Tulos na lang po kayo ng kandila. May cooking pansit at biko. Uy! Ano? Ano ba naman na? Ginawa mo naman pasyam yun o kaya 40 days. At kasabay ng birthday ko, Nay, ang 30th anniversary natin, di ba? Yes, mga ka-updates. Happy anniversary! At syempre sa Tita Jeg's channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin niyo po. At te, pasalamatan ko lang ang Ideal Vision. Thank you po sa pag-aasikaso nyo ng salamin ko. Yes. At ang Just Relax Massage and Spa at si Doc JC Solis ng Gorgeous Smile. Thank you po! Yan, Doc. Yan, Doc. Anyway, ayan. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga naniniwala sa amin. Sa mga hindi bumibitaw sa amin. Sa kabila ng mga bagyo na aming sinusuo, sa tuwing kami po ay magbabalita rito. At syempre, kami po ay araw-araw nakakatanggap ng mga panlalait, ng bashing, pero kami po ay hindi bumibitaw sa mga taong hindi rin po bumibitaw sa amin. Kaya kami po ay nagpapasalamat po sa inyo. At syempre, ako po ang aking po channel, OGDS Inspires. Syempre po saan si Ma'am Shimelay Cantideros Francisco, ang ating ka-one-on-one na naloka ako dahil 2 million na siya. Oh, oo, di ba? Kaya, Ma'am Chi, alam mo na, ha? Huh? Ang kanyang Ma'am Chief ay showing na po November 15. Yes. Yan, ha? Yan. Ako, maaliw po kayo. Correct. Let's go.
Naloka ako sa nag-react ng mga anak. Di ba? Gusto mong syutayin yung Koreanong sumapak sa namin. Oh, anyway, ayan po. At syempre pa, ay, naku, huwag niyo pong kalilimutan sa December 8. Mm-hmm. Ayan ang birthday concert ni Miss Marisa Sanchez sa Samsung Theater. Ayan, oh, December 8 po. Ayan po, nandyan po yung ticket. At syempre, guest po ako dyan. Ang pari ng mga guests, no? Mga hunks. Kasama si Wilbert Ross, si J.M.D. Guzman, mm-hmm. si Jeffrey Hidalgo, si Ding Dong Aransan. Wow, ang gagwapo. Puro mga hunks. Puro mga hunks nga. Pero ba't kasama ka, Tay? Wala kang pakialam. Ants. Langgam. Hindi, ayun. Ayan ang mga numbers para sa inyong ticket. Ayan. Yes. Yun na lang, 1,000 tsaka 2,000. Ang available? Wow. Baka tayo yung bilhin, ano? Diba? Opo. At syempre pa, ang Diohana Boracay Beach Resort. Uh-huh. Po sa Station 3 ng Boracay. Yes. Kung nakakaisip po kayo mag-Boracay, naku, i-consider po ninyo yan. Dumalaw lamang po kayo sa ohana.com. Ayan. Dahil may mga ano po dyan, promo. Ha? Correct. Napakaganda dyan. Diyos ko, babalik po kami dyan. Yay! Yes. Pero mauna na akong bumalik na ikitita gang ha. Sama ka sa Highland Valley Resort. Yes. The Valley of the North. Kung saan na dyan po ang pinakamalaking water park sa Norte. Ang bongga, ang posh na water park. Yan. Magpipictorial ako dyan na. Para may maganda akong picture. Correct. Ayan. At syempre, ang In His Mother's Eyes. Okay. Sa November 29 na po. Kasama po ako dyan. Mm. Siyempre, ang bida po dyan ay si L.A. Santos, si Marisol Soriano, at si Roderick Paulate, directed by F.M. Reyes, yung nag-direct po ng Lin Lam. Ano? Tignan nyo kung gaano kaganda yung pelikula niyan. Ang dami na akong curious dyan. Mm-hmm. Diyos ko, makaka-relate kayo dyan. Parang ano eh, kailangan ng hindi po alia, kumot. Oo. Parang babaha ang luha. Correct. Oo, mm-hmm. Ayan ha, manood kayo. Siyempre, nagpunta kami sa Boro. Oo. Oo, ito yung isa sa mga negosyo ni kaibigan at kumaring Bernard Clokma. Yes, Tito B. Oo, in fairness ha. Ang sarap. Masarap din naman ang mga inihain siya. At lagi sila matao. Oo, punuan. Oo. Tsaka ang ganda ng ambiance. Correct. It's so harsh. Oo, it's so bad. Congratulations. Congratulations, Miss B. Ha? Huh? Miss B. Oo, siya yung nagbigay rin ng ticket sa amin ni Cez at ni Ernie Lim para makapanood ng Mr. Grand Philippines. Ay, congratulations sa mga nanalo! Kung saan, mas inilawan ng mga audience kaysa sa stage. Ang husay ng lighting. Nakakalo. Kaya, napauwi kami ng maaga dahil nahilo-hilo ako doon sa para ko na sa gay bar, nanonood kami ng mga nagsasayaw. Tapos umiikot yung mga strobe lights, nakakalo. Eh di ba pinapatay naman dito, Ernie? Nakakaloka, nanonood kami, nakaganda kami sa ilong. Nakakaloka. Anyway. Hindi ko kinaya yung lumabas si Tito Ernie sa stage, tapos pinapapatay yung ilaw. Basta ang importante ay inasikaso kami ni Bernard Cloma. Yes. Kasama namin si Gorgie Rula at si Jerry Olea. Thank you, Tito Bernard! Harry B. At syempre, ito pa rin po yung lingkod, Pampao, si Moji Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang gigising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing! Every gigising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi inyong inihilit sa amin? Ichigaw ang nanalig. La 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 la. Ichigaw ang nanalig. One more time. La 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 la. Ichigaw ang nanalig. Nakaka-miss. Ay, miss ko siya. Antayin ko sa ano, concert ni Marisa. O bakit nga ba hindi? Diba? Ayaw nang tumigil na. Nahipa na yata. So alam niyo na natin, Gejex, yung nakarating sa'yo. Na? Yung tungkol dun sa isang couple. Oh. Na? Couple na. Ano yun? Na? Wala ako, yung nakarating na couple. Ano yun? Ha? Ano dali lang, Gejex mo? Ano yun?
Grabe yung source nito, tungkol doon sa isang photo. Ano sabi? Ay, anong sabi? Bilis niya, tapusin niya na. Dito sa kanan. Ha? Gusto nyo, ano, i-comment below po kung gusto nyo sabihin ni Jex sa susunod na episode na naloka kami sa kwento ni Jex. Grabe. Tapusin nyo na to, pagod na ako.